Hi guys, ito na naman tayo sa tulog-tulugan serye. Dito ako ngayon natulog sa sahig kasi sila ate sa camera tulog ngayon. Hindi ko alam ha, baka sobrang komportable ko pag dito natulog sa sahig. Pero halos talaga kakagising ko lang dyan, halata naman sa mukha ko, saka sa buho ko, no? Kung napapansin nyo guys, yung electric pan ko sobrang liit niyan, di ba? Pero sobrang lakas talaga niyan kahit papaano. Kaya okay na okay lang sa akin kahit sa baba akong matulog o kahit sa sahig. Kasi meron naman ako sariling electric pan. Walang tiba niyang gas galing Hudik yan. Pagpasensya nyo na ako kung nabubulol na naman ako kasi kaka-adjust ko lang ng braces. Dahil nilagyan na naman nila ako ng chain sa taas. Sobrang hirap na hirap ako magsalita ngayon. Kaya yung kakatapos ko lang mag-ilamos dyan, ayan, syempre hindi pwede mawala sa routine natin, no? Grabe, sobrang halos kakapagupit ko lang pero ang haba na agad ng buhok ko. Hindi ko alam bakit sobrang haba niyan dahil 2 weeks pa lang yan pero sobrang haba na. Tapos yung bigote ko naman sa kabalba sobrang haba din kasi ang hilig ko talaga magpuyat. Ako lang ba nakakapansin guys pag sobrang lagi ka nagpupuyat sobrang mabilis humaba ng buhok mo. Kaya yung kakatapos ko lang mag-razor yan guys, mag-skincare na ako. Ako lang ba guys yung pang nagbubulak ako na sobrang laki, inihati-hati ko pa yan. Siyempre guys, iba para makatipid ka naman. Kasi nung nakaraan na yun talaga yung problema ko, yung bulak paubos na. Kaya buti nilang talaga merong bulak si mama ngayon. O diba guys, napapansin niyo yung mukha ko medyo kumikinang na talaga. I mean, nag-glow na pero yung eye bags ko lalo lumalala. Dahil yung nakarang araw talaga, sobrang puyat talaga ako palagi. Siyempre guys, hindi naman na bago yun, no? Dahil simula pagkabata ko talaga, malaki na talaga yung eye bags ko. And I think sa mga buong pamilya ko naman, meron din talaga mga eye bags. Yan din na tayo maaalis sa akin. Oo nga pala guys, susubukan ko talaga mag-daily vlog na mag-upload palagi. Dahil meron talaga akong goal ngayon sa 2024. Gusto ko talaga bumili ng motor ngayon para pa maglalaro ako ng volleyball. Makatibid tayo ng gas. Nilagyan ko pala ng 50 yung cellphone ko kasi yun nakikita ko sa TikTok. Dahil swerte daw yan. Yung tapos ako mag-skincare guys ay namagalagay na ako sa alkansya ko. At sana talaga mapuno ko yan, no? Dahil gustong gusto ko talaga bumili ng motor ngayon dahil ayan talaga yung goal ko. Igalagay lang talaga ako dyan kapag meron akong extra money. Kasi sobrang hirap talaga maglagay ng pera sa alkansya. Kapag sakto lang talaga yung laman ng wallet mo. Nagsimula ako maglagay niyan guys mga November. Sana talaga mapuno ko yan, no? Kasi pag napuno ko yan, magkakaroon ako ng 7,500. Diba guys, sobrang laki ng bagay na sa akin yan. Kaya yung tapos ako mag-gulog sa alkansya ko, ayan merong rider na dumating. Meron naman pala akong parcel galing TikTok. Kaya magkakaroon na naman tayo ng extra income dito. Dahil tumatanggap na pala ako ng mga paid partnership. Kaya talaga ako natanggap ng mga XT. Dahil deserve ko naman siguro bayaran ako. Yung nakuha na ng pamakin ko yung parcel ko, yan kumain muna ako dito. Dahil sobrang sarap talaga ng ulam ngayon, Bicol Express. Saka fried chicken. At saka guys, sinagahan ko na talaga mag voiceover ngayon kasi bukas, Diyos ko, marinig ko yung mga putukan. Ang hirap talaga mag voiceover ng ganun. Dapat talaga guys, magpapagupit din ako pero Diyos ko, tinatamad talaga ako. Dahil sobrang haba na naman talaga ng pila niyan. Yung bubuksan ko na yung parcel ko kasi nagkataka talaga ako kung ano talaga to. At yung pagkabukas ko, naalala ko na siya. Dahil binigyan nila ako nakaraan, saka bayad din yun. Siguro natuwa sa akin kaya binigyan nila ako ng bago. Another bayad na naman to. Kaya yung biglang dumating si Cyril, ayan, naalis kasi kami. Ay, nangangati ako kasi gusto ko maglaro ng volleyball sa kanilang village. Dahil halos araw-araw talaga may laro doon kahit mga bata, okay lang. Para makapagpawis ka naman, di ba kahit papaano. Kaya yung paalis na kami, Diyos ko, sobrang init pa pala ng ganitong oras. Sumakat muna kami dito na malapit sa Lancaster kasi mas malapit dito. Kaya yung pagdating namin ng Pascom, Diyos ko, sobrang traffic na. Ang daming-dami na talaga mga tao ngayon kasi namimili ng mga handa. Dahil bukas, bagong taon na. Hindi ko talaga feel yung bagong taon ngayon. Kaya yung andito na kami sa cemetery court, ayan, Diyos ko, meron na pala naglalaro kahit sobrang aga pa. Hindi na naman tayo makakapag-video nito saka hindi makikita yung highlights ko. Sa susunod guys, mag-hire na tayo ng taga-video.